Sa ating nakaraang video ay naitampok natin ukol sa mga swerteng numero na dulot ng mga zodiac sign na Year of the Tiger at Year of the Rabbit. Kaya kung hindi nyo pa po ito napapanood at kung interesado ka, ay pakichat na lang po sa ating channel or I will link down below on the description box. At sa video ito ay tunghaya naman po natin ukol sa interpretasyon ng inyong mga panaginip na ito ay makapagsasabing may hatid na swerte o positibo sa mga taong nakapanaginip ito. Kaya kung may time kang makinig, tara, samahan niyo ko. Alam niyo ba na ang tae sa panaginip ay isa sa maituturing na pinakamaswerte dahil siguradong katuparan ng iyong mga pangarap at nais makamit sa buhay. At ang katuparan ito ay mayantulad na may kaugnayan sa pera o salapi. Ibig sabihin, tagumpay sa material na bagay o kasaganaang pangmaterial ang ibig sabihin ng tae sa panaginip. Lalo pa kung sa iyong panaginip ay medyong hirap kang tumae, ibig sabihin, bagamat hirap ka sa buhay sa ngayon o kaya naman ay nahihirapan ka sa iyong trabaho, ang mangyayari ay titiisin mo lamang ito at titiisin habang nagtitiis ka kasi at nagsisinop ng iyong sweldo o ng iyong kabuhayan. Tulad ng nasabi na, ang mga tae sa iyong panaginip ay naghahayag ng pamaterial na kasaganaan. At lalo pa kung sa sitwasyon ng iyong panaginip ay napakaraming tae ang inilabas ng iyong katawan sa iyong panaginip at nagkalat talaga ito habang ito ay pinupuhusan ng tubig at ang akala mo ay wala lang tae pero meron pa pala. Ito ay tanda na ang kasaganaang tatamasahin mo sa buhay ay sobrang dami talaga. At hindi lang masagana, pagkos ang sakto ng tawag ay masaganang masagana. Kaya't ipinapakita ng unconscious self mo ang susunod na magaganap sa pamamagitan ng iyong panaginip na kung saan ay nagsasabi ng ganito, magtiis, magtiis ka lang at lalo ka pang dapat na magsikap sa kasalukuyan. Dahil darating ang saktong panahon, sobrang sasagana ang iyong kabuhayan at hindi lang basta masagana, kundi kasaganaang ito ay magiging sukdulan at sobrang dami hanggang sa ikaw ay yumaman ng yumaman ng upod at sobrang yaman talaga na ang nasabing pagyaman ay magsisimulang maganap na sa sandaling naglakbay ka at nalayo sa sinilangan mong bayan. So nasa inyo na po kung inyong papansinin or iisnabi na video na to. May basehan man o wala, ang naging interpretasyon ng panaginip na ito ay kina po ang bahalang humusga. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o ating paniniwalaan, basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapanamang. At tandaan lamang po natin na kung gusto natin yumaman, swertein sa buhay at magkaroon ng pera, ang pinakamas mainam pa rin sa lahat, sipag at syaga, tiwala sa may kapalat maging positibo sa buhay ay hindi imposibleng mas lalo pa po nating makakamit ang ating tagumpay. Marunong po dapat tayong magpahalaga sa kung ano ang meron tayo dahil nasa atin pa rin ang may control at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Kung kayo po ay may mga suggestion o reaction o nais na itatag sa topic na to ay paki-comment na lamang po sa ibaba. Maraming salamat po mga ka-Jansri. Good luck and God bless. At syempre bago po tayo mamaalam, ay nais muna nating alamin ang ating kapalaran tungkol sa ating mga buhay pag-ibig o ang ating mga love horoscope kung tayo pa ay siswertihin o mamalasin sa linggong ito mula September 7 hanggang September 13. Para sa mga taong Aries, panghihinaan ka ng loob pagdating sa pag-ibig. Dahil sa malalaman mo, hindi mo inaasahan na sa sandaling pagkakataon ng inyong pagkakalayo ay magagawa ka ganyang palitan ng ganoon lang kadali. Ang iyong mga maswerteng numero, 7 at 14. Para naman sa mga taong Taurus, ay hindi mo na kailangang pag-aksayan pa ng oras ang isang tao na wala namang oras para sa iyo.
matagal ka nang nagtitiis sa kanya para lamang sa pinakaasa mong pagmamahal. Panahon na para isipin mo naman ang iyong sarili. Ang iyong mga maswerteng numero, 16 at 36. Para naman sa mga taong Gemini, magiging masaya ang araw na ito para sa iyong love life. Kahit na anong pag-iwas ang gawin mo, ay hindi mo na maiiwasan ang pag-ibig na laan sa iyo. Ito ang magbibigay ng kulay sa mundo mong matamlay at walang buhay. Ang iyong mga maswerteng numero, 15 at 30. Para naman sa mga taong Cancer, hindi ikaw ang tipo ng tao na agad sumusuko sa laban. Mapatrapaho man o pag-ibig, pareho mo itong ipinaglalaban. Kaya naman, palagi mong inihanda ang iyong sarili sa laban, hindi mo naman ito nasisimulan. Ang iyong mga maswerteng numero, 8 at 28. Para naman sa mga taong Leo, may bagong hilingin sa iyo ang iyong kapareha. Alam mo na hindi mo siya matatanggihan tulad ng mga nakaraan. Subalit sa mga pagkakataong ito, ay pag-iisipan mo munang mabuti kung dapat mo pa ba siyang pagbigyan o hindi na. Ang iyong mga maswerteng numero, 40 at 47. Para sa mga taong Virgo, mas paniniwalaan mo ang iyong kutob kaysa sa alibay ng iyong kapareha sa pagkakataong ito. Maraming beses na kasing tumama ang iyong kutob kontra sa kanyang mga sinasabi. Kaya naman, unti-unti nang nauubos ang tiwala mo sa kanya. Ang iyong mga maswerteng numero, 11 at 13. Para sa mga taong Libra, hindi lang second chance ang naibigay mo na sa kanya, kundi napakaraming pagkakataon na hindi mo na mapilang. Kaya naman sa pagkakataong ito ay manghihinawa ka na at makakapag-isip na tapusin na ang iyong paghihirap. Ang iyong mga maswerteng numero, 12 at 15. Para sa mga taong Scorpio, tunay ang pangmamahal mo sa kanya at ilang beses mo na itong napatunayan. Dahil dito ay natural na lamang na umasa ka ng kaparehong pagmamahal mula sa kanya. Pero hindi mo pa ito mararamdaman sa ngayon. Ang iyong mga maswerteng numero, 40 at 50. Para naman sa mga taong Sagittarius, malaya mong magagawa ang nais mo kahit hindi ka humingi ng pahintulot sa iyong kapareha. Ito ay dahil malaki ang tiwala niya sa iyo. Huwag mo lamang itong apusuhin dahil dito na magwawakas ang inyong relasyon. Ang iyong maswerteng numero, 24 at 25. Para naman sa mga taong Capricorn, may hatid na kilig ang araw na to para sa iyo dahil makakausap mo at makakasama ng matagal ang iyong pag-ibig. Bihira kasi kayong magkaroon ng magandang pagkakataon para sa isa't isa kahit sasamantalahin nyo ang araw na to. Ang iyong mga maswerteng numero, 54 at 58. Para naman sa mga taong Aquarius, isang bagong miyembro ng pamilya ang paparating. Ito ang papawi sa mga hindi pagkakaunawaan ngayon sa inyong tahanan. Ang mag-aalis ng lungkot sa inyong puso at higit na magpapanatag sa inyong pagsasama. Ang iyong mga maswerteng numero, 13 at 15. Para naman sa mga taong Pisces, ay hindi mo na mapipigilan ang iyong sarili, kaya naman, sasabihin mo na sa iyong kapareha ang dahilan ng iyong pagmumukmuk. Aaminin mo na sa kanya kung gaano ka nagsiselos sa isang katrabaho niya na malapit sa kanya ngayon. Ang iyong mga maswerteng numero, 22 at 37. Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!